Hello guys, so alam ko na nagka-problema kayo ngayon at tayong lahat dito sa Throne Prophets. So may isa akong video dito about Throne Prophets at may marami nang nagtatanong ngayon kung okay pa ba or okay na ba ang website ni Throne Prophets. So itry natin siya i-open. Actually hindi siya ma-open. So yan. Ganyan lang siya, pagkatapos hindi yan ma-open. So ano na yung gagawin natin? Mag-conclude na ba tayo na scam na o tumakbo na si Throne Prophets? Yan ang alamin natin. Yan din ang ituturo ko po sa inyo. Yung natutunan ko na isinir ng friend ko na si Ma'am Ella, ituturo ko rin dito sa ating channel. Okay? Kasi ganito yon. Kaya nga maganda yung sinalihan natin, although risky masyado yung smart contract na ito kasi malaki masyado yung kitaan. Close ko na ito. Pero ang maganda dito is naka-tie up tayo sa technology, sa smart contract. So kasi yung website, yung website kasi parang ito yung itong Throne Tips, for example, parang ano lang ito eh, parang showroom or parang anong tawag dito dyan, casing. So hindi ito ang core ng website, parang yung laman niya, parang yung system niya, hindi, wala dito. So kahit minsan magda-down siya, hindi natin siya ma-access. Siguro sa daming traffic, ganon. Yung system niya, yung core niya, yung laman niya, pwede natin ma-access kung saan siya tumatakbo. Saan ba tumatakbo si TRX, si Throne na smart contract? Hindi sa Throne Scan. Di po ba? So, kaya nga sabi, once ma-publish daw yung code, hindi na siya ma-modify. So, tumatakbo siya sa Throne blockchain. Yun ang maganda. So, yun din ang gagawin natin upang maka-withdraw tayo kay Throne Prophets kahit yung website hindi accessible. So, ito yung thronescan.org. Itong link na ito ibibigay ko sa description sa ibaba upang maklik po ninyo. So, guys, ang parang essence is kapag sasali tayo sa mga ganitong laro, relax lang tayo. Hindi tayo masyadong parang ano tawag dyan? Paranoid ba yan? Not sure ako sa term. Parang yung kapag may kaunting problema, magpanic na agad tayo at sabihin natin scam, sabihin natin sa ating apply na scam na, na-scam na ako. So yun ang hindi natin gagawin sa ngayon. Kasi nga, sabi natin, smart contract yung sinalihan natin. So, ang sinalihan ko na smart contracts ay napakarami na. Sa 2, 3, 4, 5, 6, may 6 pa. So, ang sinalihan natin ay smart contract, parang naka-output na dito yung parang ang technology, naka-level up na siya. Kaya, yun ang maganda sabi ko kanina, na if may problema tayo, parang hindi siya fatal kaagad. Yung sabihin natin ay wala na. So, may magagawa pa tayo na paraan kasi mas level up ang technology natin dito. Okay? So, unahin natin ito. Actually, naka-withdraw na ako dito kay Throne Prophets. So, ito yung Throne Prophets natin. Ina-access natin siya via sa kanyang ano talaga, kung saan siya tumatakbo sa blockchain, sa Throne Scan. Okay? So, pakita ko sa inyo yung na-withdraw ko ngayon. So, ngayon, kasi nag-withdraw na ako kahit maliliit. Kasi may mga problema, mga ano ngayon. Kasi congested yung blockchain, congested yung network kasi napakarami ng mga smart contracts. Kung isipin natin, napakarami na nito ngayon.
anim na yung sinalihan ko. So parang yung parang nagiging traffic na siya, congested na masyado yung network. So ito yon. Nakita niyo po ito, itong 121 TRX. Ito yung galing kay Throne Prophets. Okay, so make sure lang, okay, kapag ganito yung tutorial natin dito is kailangan nyo i-connect yung wallet. So dito, i-click nyo lang yung wallet tapos i-connect nyo. Ngayon, nakakonnect na kasi ako. So i-connect nyo lang. Paano siya i-connect? Once maka-access na kayo dito sa ThroneScan. Okay, so andito na siya. Tingnan muna natin. Yung gagawin lang natin, simple lang. Kunin natin yung private key sa ating Throne Wallet. I assume halos lahat na ano, is gumagamit ngayon ng Throne Wallet. So kapag hindi naman Throne Wallet gamit nyo, may makukuha nyo pa rin ng private key niyan. So open lang tayo sa ating Throne Wallet at saka kunin natin yung private key para mapasok natin sa makapasok tayo sa ThroneScan. Makunik natin yung wallet natin sa kanya. Kasi susubukan din natin mag-withdraw ngayon. So, ang gagawin natin is andito siya. Ito yung make sure na TRX ang nakikita nyo ngayon. At ito yung private key ito. So, i-click nyo lang yan. Backup wallet. Tapos, okay. Tapos, click nyo ito. Tapos, kunin, i-copy nyo yung private key ninyo. Okay, so again, yung private key is na yun ay napaka-sensitibo, very ano yan, very confidential na information, kaya huwag niyo talagang i-share, screenshot, i-share sa Facebook. Kasi yan ang backup ng ano niyo, ng wallet niyo, TRX wallet. Okay, so kaya hindi ko ipakita dito. Next, Jan. Click nyo lang tapos sign in kayo or i-connect nyo dito, may makita kayo na private key. Okay? So, yun. Tapos, kapag makonnect na siya, may maglabas dito na successfully connected na kayo. So, again, kapag ano ang gamit nyo ngayon ay CP, wala kayong PC na magamit, okay lang. Mag-open lang kayo ng Google Chrome na browser sa inyong mobile phone. So, ganito pa rin ang makikita nyo. Okay guys, so dito, ang makikita nyo dito is ito, contract. Actually, dito ang una nyo makita, itong code. So, i-refresh ko lang ito. Ay, hindi na. Sila. So, ang una nyo makita ay code. Tapos, makikita din natin dito sa code yung info. So, ito nga, yung contract codes. Yung sabi, di ba? Once na-publish na yung contract codes, nandito na sa blockchain. So, makikita natin yung codes. So, hindi na natin yan naintindihan. So, nakikita natin dito nga na ang domain na associated niya ay throneprofits.club. So, yun nga, yung hindi natin ma-open na smart contract gate na site, si throneprofits.club. So, tama tayo ng pinasukan. Okay, so dito tayo sa right contract. Ito 'yon. Minsan guys, patience lang talaga ang kailangan natin kasi masyadong congested, masyadong maraming gumagamit ngayon kay TRX or Throne. Minsan talaga yung napakaraming transaction in out. So minsan nagka-error din siya, error 523. Yan ay server error kasi nga sa dami ng gumagamit. So, patience lang talaga, mag-refresh lang natin ang page. Huwag tayong mag-conclude kaagad na scam na siya, gano'n. So, kasi hindi yun nakakatulong. Unless ang lahat ay nagsasabi na scam na. So, pag-click nyo ng contract, minsan hindi siya mag-load kaagad. Parang loading siya, hindi ito magpakita na area dito. So,
mag-try lang tayo again kapag ganun. Kasi yun din ang nangyari sa akin kanina eh. So, dito tayo sa withdraw na portion. So, naka-withdraw na ako ilang minuto. So, I guess pwede na ako mag-withdraw ulit. So, i-check muna natin dito yung last na pasok para ma-confirm natin. Yun na last na pasok ko is... i-refresh natin siya. Naka-283 na ako. May pumasok na 10 dito. So, ngayon, mag-withdraw tayo. Kasi yung last transaction is 1:41 AM. Okay. So, dito kayo. Again, guys. Dito, sa contract. Tapos, navigate kayo dito sa right contract. Tapos, so, make sure na nakakonect yung wallet niyo guys, ha? Yung sabi ko kanina. So, dito tayo sa withdraw. I-click na natin itong send. So, yan lang ang i-click natin. So, lahat ng balance or dividends or profits na nandoon sa TrunProfits.club eh, masisend na sa wallet natin. So, i-click ko na ito. Guys, that is successful. Kapag lumabas ang ganito na mga quotes na yan, successful yan. So, tingnan natin. I-refresh ko lang ito. Okay, nagiging 491 na siya, diba? So, tingnan natin. May pumasok nga. Yes, pumasok na siya. Ito. So, maliit lang. 8, kasi sabi ko, naka-withdraw na ako kanina ng 121 TRX dito sa TrunProfits. Ito yung withdraw ko kanina. Ito. Ito yung last withdrawal ko na sa mga 123 AM. Okay guys, solved na tayo sa problema natin kay TrunProfits.club. So, tingnan naman natin yung TRX balance kasi andito na tayo. Parang ako hindi talaga ako teachy, ganito ka teachy guys. Hindi ko alam ang mga ganitong bagay. So, natutunan ko na lang din along the process na sumali ako dito sa mga smart contract na mga investment na ganito. So, tingnan natin, may balance pa ba kaya siya? Okay. Paano ito makikita? Dito sa transaction na lang. Kasi kanina may nakita ako na balance eh. Ito. Parang ito pala. Open balance. Pero loading siya. Naglo-loading. Sabi ko kanina, di ba? Minsan mag-click mo, ganyan. Nag-click ako ng contract ngayon, loading siya. Ito. So, I guess, hindi na lang natin siya tingnan as of now kasi masyadong mahaba na yung video natin. Tapos, kasi solve na tayo dito kay TrunProfits.club. So, tingnan natin yung ibang mga smart contract kasi lahat sila medyo may problema talaga. So, masasabi, minsan, iwanan na ako nito. So, hindi pala. So, parang problema lang talaga sa buong network kung saan sila tumatakbo kasi sa daming users. Unahin natin si TrunLux. Mag-i-error yan. Actually, mag-i-error yan. Hindi ko makita nga ang ano dito eh. Pero, kapag mag-withdraw tayo, pwede pala natin i-withdraw. Tapos, kahit mag-error siya, hintayin natin siya na mag-success. So, wait nyo. Nag-error siya, di ba? Error pa rin? Okay. Nag-success siya. So, hindi ko na ni-refresh yung page. 00 dito, pero nag-success siya, diba? So, tingnan natin, guys. Okay, nakakuha ako na. Refresh na natin ito. So, nakakuha ako ng around 4. Kasi nagsige na ako ng review dito sa kanila. Ito yung TrunLux na 40% per day. So, ano yung essence? Dati, masyado akong focus sa kung ano ang nakikita ko dito sa website. So, masyado akong focus. Ngayon, naintindihan ko na ang website parang casing lang siya. As long as guys, as long as makikita natin yung withdraw dito. As long as may withdraw dito. Na amount na button, pwede natin siyang i-click. At kahit mag-error siya, i-click lang natin ang i-click hanggang mag-success. So, hindi na ako nag-load ngayon.
Okay, next, dito sa Throne Dividends. Ito, klaro na tumatakbo. Pero minsan nag-i-erode din ito, i-click withdraw. Okay, good job kay Throne Dividends. Automatic, naka-withdraw ako. Tingnan natin. Okay, may pumasok nga na 7. Next, sa Throne Royal. Walang amount, diba? So, yan. Yung sabi ko, hindi ako maka-withdraw ito. Nagpakita na siya. Kahit 0 yan. Click ko yan. Ito pa yan. Okay, diba? Success. Diba guys, kanina walang nagpakita dito pero kinit ko yung withdraw. Tingnan natin. First natin. Okay. 511 TRX na yung laman ng wallet ko. So, ganyan lang. So, relax lang tayo. Huwag tayong magpa-apekto sa kung anong nakikita natin sa website. Kasi, sabi ko nga, ang buong sistema tumatakbo sa blockchain. So, ito pang ano lang to, pang labas na anyo. Hindi natin alam, may laman talaga yan. So, ito, i-withdraw ko ito. Mag-error din minsan ito. Ito si TRX Rackets. Mataas ang ano dito, 35%. So, yan. Okay, yan. Pag ganyan nga, kapag may lumabas na salita dyan, i-ero na yan. So, yan. 525, pumasok. Pasok. Ito si Throne Income, yung kulilag ko. Kasi maliit lang yung investment ko dito. Hindi ko lang i-withdraw, pero wala akong problema dito sa kanya, guys. Parang hindi din sa ano. Pero tumatakbo din siya. Tingnan natin, di ba? Naka 7,000. Okay. So, yun. I hope nakatulong ito na video. At saka, guys, at saka, if tingin nyo helpful yung mga video na ginawa ko, pakisubscribe naman ang channel ko kasi parang ganito na yung ano natin eh. Yung mga diskarte natin, kailangan natin dumiskarte online. Kahit sabihin pa, again, sinasabi ko sa inyo guys, yung pinasukan natin, hindi ito safe na safe. Smart contract game ito, kahit naka-smart contract siya, safe siya kasi once na-publish yung code, andito na siya sa sistema, tumatakbo na siya. Kagaya ng Throne Profits, kahit hindi natin ma-access ang website niya, andito siya sa smart contract, pwede natin siyang pasukin, pwede natin ma-withdraw yung income natin. Pero, anong risk dito? Ang risk dito guys, kung maubos na yung pera ng contract, pwede tayong maka-withdraw as long as may laman. Pero kapag wala ng laman, risk, hindi na tayo maka-withdraw. So yun, kaya sabi, high risk na ano ito, high risk na investment. Kasi napakalaki yung daan. So yun ang sabihin ko sa inyo, huwag tayong inosente sa mga ganito. Alam natin yung pinasukan natin, invest wisely. So huwag tayong mangutang para ilagay dito. Kasi minsan nakakasilaw, ang laki ng kikitain ko dito. So anong gagawin ko? Utang na lang ako, ganun, para may mailagay ako dito. So, no, hindi yan tama. Okay? So, dito guys, nakikita na pala natin. At naghanap ako ng iba na, nakikita natin may balance nga si TR. Magkano yung balance sa TRX dito kay Throne Profits ito? Diba napakalaki pa guys? I think tama naman ako na ito yun kasi balance ang sabi. So, parang marami pa. Pwede pa tayo makawito ng maraming business dito. Okay. Thank you. Napahaba na yung video natin. Salamat.